Okay guys, so Leo Moore tips and tricks for beginners. Okay guys, para to sa mga hindi pa masyadong gamay, pero yung kay Leo Moore, kaya para sa lahat to guys, para sa inyo, bibigyan ko kayo ng tips. Okay, so unang-una yung passive skill ni Leo Moore. Guys, pag below 30% yung buhay nyo guys, automatic critical yan guys. Kaya grabe. Ay, kaya naging favorite ko to si Leo Moore. And then guys, bibigyan ko sa unang tip. Ang critical strike, gumagana siya guys kapag yung isang hero, less 30%. And then, may mga nakadikit sa kanya, kahit puno pa yung buhay, tumitrigger na rin yung critical strike. Kaya ang ganda nito guys, kunyari may tinarget kayo dikit-dikit, kahit isa lang yung mababa yung buhay, kaya yung mapakritical lahat. Kaya grabe, puro savage ako dito sa Leo Moore. And then next one guys, sa tip number 2, yung sundot kilabot. Ang dapat gawin dito guys is sundutin ng tama yung kalaban guys. So dapat yung saktong sundot lang, para alam mo, tatantiyahin mo kasi minsan kayang ilagan yan eh. Kaya yun. And then next na tip is gumagana guys yung critical strike sa lahat ng skill mo. Especially dito sa skill number 2, yung nadulas. Gagana yan guys, gagana. Kaya ang ganda na ito, pinakiklear ko ng wave din yun eh minsan. Pag yung mabilis ang clear wave. And then next one, yung ating ultimate is yung Barbiel. Pag sumanib na si Barbiel, pag sumakay na kayo kay Barbiel guys, magkakaroon kayo ng panibagong skill, yung hoop stomp. Ito para siya yung skill 1 nyo. Pero ito, wala nang casting. Talagang ano na, on point yung pag-release niya. And then yung second skill, yung inararo. Ito guys, matutulak nyo yung kalaban. And then next natin is yung mga sample combos natin. Pag level 4 na. So ito guys, pakita ko sa inyo kung paano yung all-in-one burst. Unahin yung ultimate, tas first skill, tas second skill guys. Pag tumama lahat yan, grabe, patay ka agad. Pagkasakay nyo kay Barbiel, patay na yung kalaban guys. And then next na combo natin yung double hoop stamp. Ito, palagi ito ginagamit ng ating mga kapwa pro player, lalo na mga gumagamit ng layward. Double hoop stamp, ginagamit nila yan. Para kasi ano na, hindi na makatakas yung kalaban. Kasi pag ginawa mo yung unang combo, parang medyo makailag pa. Pero pag ito, sure na tatama tong combo na to. And then tip number 4, dito naman tayo sa laning pace. Pag early guys, pag wala pa kayo level 4, huwag kayo didikit dyan. Kaya kayong patayin dyan, diba? Kunyari katapat natin, Tamus, Johet, pag yung mga ganun, diba? And then yun na, kakapok nyo. Pag ganyan na yung buhay ng kalaban, na less than 40%, sugurin nyo na, kaya nyo nang patayin yun guys. So yun. And then next na tip guys, pag yung pawala na si Barbiel, pwede kayong magkaroon ng double dash eh, kung sasaktohin nyo. Kaya grabe guys, ang hirap habulin ni Leo Moore. Ako nagsabi sa inyo, lalo na kung ganito kabilis tumakbo. Grabe guys, ang hirap habulin. And then next one is yung sa itemization guys. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. So ang item guys, unang-unang optional build guys. Optional build, ito yung ibig sabihin nito guys, kung ano yung mga pwedeng gamitin nyo sa mga sitwasyon guys. Kasi hindi naman pwede ma-fix sa isang build lang guys. So una diba, ang boots. Ano nga ba ang anuhin natin na boots? Siyempre warrior boots, or top boots, or attack speed boots, or CD boots. Kung gusto nyo puro kay Barbiel lang Barbiel, tas mabilis cooldown. Pero stick muna tayo dito sa pinaka basic ginagamit ng lahat, warrior boots, okay? And then, next one naman natin guys, is sa mga first build natin. Ni first build na damage. And then, unang option nyo guys, yung pinaka common is yung Bloodlust Axe. And then next one, kung naka-snowball kayo, build nyo na agad yung Despair or Endless Battle or Heptasis. Kung ano dyan yung... And then dito naman guys, sa third build, pwede na kayo dito mag-Endless Battle or yun nga yung sa Despair. Or meron dito nagtatry yung Sea Halberd kung meron kayong mga malalakas Lifesteal or Spellbomb na kalaban. Or dito, Queen's Wings, yung Queen's of Apocalypse. Kung gusto nyo maging medyo tanky, sustain. And then dito guys, support build ito guys. Kung gusto nyo na dito nga mag Queen's Wings or mag ano ko, mag despair na kayo or mag
si Halbert or to ginagamit ng iba, lalo na si Bongo, si Iacno, yung brute force. Okay guys, kita nyo guys yung mga situational build. Huwag nyo i-build kung ano nyo yung na-build yun na. Siyempre guys, common sense na yun guys. Ito yung mga situational build, okay? So, on to the gameplay na tayo guys. Eh dito guys is hindi ko muna papakita yung mapa. Okay? Kasi dahil meron tayong secret rotation muna. Saka na natin yun ituturo. So ngayon nakafocus tayo dito sa ating ka-lane. Dito tayo sa bot lane, which is kung maalam ko dito, XP lane. XP lane, yes, you scroll, XP lane. So dito guys, makikita nyo, may katapat akong Hellcurt. Diba guys, yung turo ko sa inyo kanina, huwag kayong lalapit doon kasi pwede kayo mapatay. Ang gawin nyo, popok-pok lang kayo ng first kill or ilag-ilag, diba? O tulad nyan, kalahati na agad yung buhay ng Hellcurt. Kahit na nakapag-clear siya ng minion wave, pwede na tayo dumikit kasi syempre mas marami na yung buhay natin. Tignan nyo yung buhay niya guys. Diba? Wala na siya buhay. Mapapipilitan umuwi yun kasi pag di umuwi yun, wasak yun guys. Diba? Pwede natin patayin yun kasi nakaspell tayo ng flicker. And then guys, yun na. Kita nyo yung second skill ko, pinang-clear ko. Kasi para mas mabilis mag-clear. And then yan, di wala na yung Hellcurt umuwi. Kunin na natin tong ano. Crab. Kunin natin yung crab. And then next one guys, ikutan natin kasi gap na yung ano Hellcurt na yon. Kunin na natin tong ano minion wave na to, ikakat natin. Tapos yan, dikit kayo para mag-splash yung turo ko kanina. Oh, di ba? So yan guys, malapit na tayo mag-level 4. Tayo kung makuha. Pag nakuha tong ano crab na yan, pwede na natin i-go yan kasi mas nauna tayo magpa-level dun sa Hellcurt na katapat natin. So, siya level 2 pa lang, pero full life siya. Tignan natin. So, abang-abang tayo. Abang-abang. Abang lang. Tignan natin kung nasan siya. Kung mag-clear ba o ano. So, yun. So, wala. So, yan. Nag-clear na siya. Nag-clear. Pwede na natin i-go. O, kita nyo guys yung combo. All-in-one burst yan. Yun, patay. Easy. Nakaisa na kagad tayo, guys. So, yan. Pwede na natin ngat-ngatin tong tore. Ang hirap ma-burst ng tore, di ba? Dahil nagka-shell. Pero ang sarap, no? Tingnan nyo yung gold. Para na kayo nakakill ng hero. Dahil sa gold na yun. Kaya grabe guys. Feeling ko aayusin yung next update. Ang daya. Ang daya sa gold. Lalo na pag tournament. Sure win na. So, yan na naman. Kawawa yung Hellcurt guys. Level 3 pa lang. Ano na? Kawawa talaga to. Oh. Ah, naka-retribution yung spell. Mongi. Ayaw talaga mawalan ng jungle item. So yan, nakita natin sinipa yung Lancelot natin. Kawawa naman pero napatay natin yung Chu na sumipa. So yan, sundot-sundotin lang natin. Sundot-sundotin lang natin yung ano na yan. Pero tingnan natin kung pwede na natin i-go. Tulad yan, onti yung buhay niya. Grabe guys, tingnan nyo, pag nakalamang na kayo tas Leomord kayo sa kalane nyo, sobrang lakas na. Grabe. Kaya yung mga nagsasabi dyan na ano, ay yung ganito malakas, ay yung ganyan iban nyo. Yes guys, may mga nababan na heroes dahil syempre malalakas tsaka madali gamitin. Tas yun yung mas makamasa. Yun yung mas makamasa, it means yun yung mas nagagamit lang lahat, yung mas comfortable. Pero sa ibang hero, di ba guys? Medyo mahirap gamitin. Pero guys, lahat yan may mga kanya-kanyang advantage guys. Kaya nandito ako sa inyo para ituro lahat ng mga tips and tricks. Tulad dito, naano na yung Leomord, naano na yung nabaliw na. Pero try natin patayin. Natotaunt, kita nyo yung pag-taunt natin doon guys. Kawawa. And then yan, tignan natin. Kung may magaganap ba dito, wala. Hindi natin na ano. So yun. E di, dito na tayo. Papera muna tayo, papera. Yan, papera. Ang bilis na mag-farm na ito guys. Pag may ano ka na, first item. First item na damage build ha, guys. Ha. So yun, di 4 minutes na. 4 minutes and 36 seconds. Ano na ako? Level 7. Feeling ko ako yung highest gold dito eh. Grabe na pag yung dumidikit kayo sa jungle. Tapos dito na naman yung ano,
Kita nyo guys, nag-ulti agad, takot na takot. Nag-ulti agad yung Hellcurt, takot na takot siya. Nanginginig yung tumbong. Nag-farm guys. Isipin nyo kaagad guys, nag-ulti siya. Tapos saan kaya siya pupunta? Kayo guys, saan ba kayo pupunta? Lalo na naka-retribution kayo. Siyempre, di ba magpa-farm kayo, farmers. Kaya guys, i-predict nyo, yun din guys, isa pang tip, extra tip natin. Predict nyo kung saan pupunta yung kalaban kung wala sa lane nyo. Saan? Saan siya nagpunta? Ako na-predict ko, nandun siya sa farm. And then yun nga, nung nandun siya sa farm, pinatay natin siya. And then din nandito na yung support Kagura. Oops, tumalon. Gigil na gigil tong Hellcurt talaga. Gigil na gigil kasi itong mga oras na to eh. Trash talk ng trash talk. Gigil na gigil eh. Kasi, di ba guys, sabi ko sa inyo, technique. Technique yung trash talk. Pero wag naman yung ano. Yung trash talk na kayo yung kawawa. Yung ano dapat, yung mapapaiyak nyo yung kalaban. Tulad nito, pikun na pikun na. And then, yan. Try natin kung mababurst. Pero hindi, syempre Kagura yun eh. Patay yung funnel. Patay yung YSS. Takbo na. Oy, double kill. Naka-double kill tayo doon. Na tapakan natin yung Kagura. And then yun. Iwas. Try natin kung mananakaw natin. Oh, tignan nyo guys, kahit gaming ngayon naka-retribution na. Mga ano yan eh, Timaus. Mga Timaus sa jungle, di ba? Mga hindi matanggap yung mga spell eh. So yun, and then dito na 6 minutes and 40 seconds, level 10 na ako. Ang kate-kate na nito guys. Tingnan yung may kumikritical kahit di pa ano. Kate na yan. Pag tumama yung critical ko na yan, tingnan natin. Gustong-gusto ko maano yan eh, Kagura. Kaso wala, nagpadilim. Padilim yung Hellcurt guys. Pero kung hindi nagpadilim yon, patay yung Kagura na yun. Kasi may flicker ako dyan eh. Gustong-gusto kong ano yun eh. Bigyan. And then guys, ayan na, gagank na kami. Tingnan natin si Lancelot. Uy! Strategy! Uy, nagpapid! Ano nangyari dun? Nangyari dun, naglag siguro. Grabe. And then yan. So, may mga kaganapan dito. Tingnan natin kung papalag kami. 2v5. Oy! Oy, sumipa! Oy! Oy, patay na yata ako. Ah, syempre, pantatakbo natin si Barbiel. Yun guys, pwede nyo pantakbo si Barbiel, di ba? Sabi ko sa inyo. Yan, tapos tignan natin kung kaya. Wag tayo magre-risk. Sayang naman yung KDA. Paganda din ang stats yun. Kaya na 8 minutes na, level 11 na. Halos maglalock item na ata ako dito. Yung sinasaglit ko na lang. Medyo makati na yung critical 700. So yan, nagpadilim yung Hellcurt. Ano kaya iniisip ng padilim ng padilim? Siguro may ginagang. Ah, namatay siya. Kaya yun, di, syempre wala ata tao dito sa bot. Pwede natin i-go. Pero tingnan natin kung makaka-follow up tayo. Follow up. Oy, double kill. Yan. Kita nyo guys, yung right timing ng in and out nyo guys. Tansyahin nyo yung buhay nyo. Tapos kung titignan nyo kung may pantakas pa ba kayo. Ako, tingnan nyo, nag-asim ako doon pero sulit. Naka-double kill tayo. At the same time, naka-ano pa. Nakatakas pa. Kaya yun guys. And then, try na natin kung mananakaw natin tong blue buff. Okay? And then, yan. Kaya, blue buff na tayo. Extra cooldown. Tapos, dito sa bot lane, yan. Clear lang natin. Ayun na naman yung Kagura. Pikun-pikunin natin yung Kagura. Taunt-taunt natin. Grabe. So yan, 9 minutes na, magle-level 13 na ako. 9 minutes and 30 seconds, yan, level 13. Grabe ang kate na, sobrang kate na.
Tas ang gold did natin 28k to 24k. 4k lang yung gold did. And then yun. Tas nakita ko naman yung Hellcurt. Wow, level 10 na. Improvement. Yeah. Tiyatin. So bibigyan natin tong Hellcurt. Pero hindi. Punta muna tayo dito sa mid. Mm-hmm. Oh. Ay, tas tumalon yung Hellcurt. Ang tapang mo. Ang tapang ng utak mo. Tas yan, kaya na namin i-ento eh. Pero yung random na Kimi kasi. Random guys. Ang hirap pag may random. Wala. Patay na. Patay yung Lancelot. Imbis na na-end na eh. Wala, mas tumagal pa yung laban. Mas maubos tuloy yung memory ko. Sa upload. E di yan. Tuloy lang natin lang ituloy. Tapos 10 minutes and 45 seconds. Medyo kate-kate na. Kumukunat na rin yung jungle guys ha. Nakikita nyo. So yan. Mukhang gusto tong ano yung Atlas eh. Pwede natin i-go to eh. Pag iwalang kasama. Mga ganyan-ganyan pa. Kala mo talaga may tira eh. Tignan natin ha. Sige. Sige. Kaso, feeling ko may Hellcurt pero wala. Sige, go natin. Mm-hmm. Kasi go-go ko ng ganun. Bigla nag-lag. Ayun o, dumiretso ko. Dumiretso ko pataas. Nag-lag. Grabe naman nag-spike yung ano. Pildete. Ano na yung Pildete? Grabe naman pag Liza Soberano. Kakasar. No guys, no pag Liza Soberano, 300 Mbps, tas araw-araw dumadalaw yung PLDT. Pero pag yung ano naman, pag yung tayo-tayo lang, grabe. Tayo-tayo lang, puro sorry for the inconvenience, yung gaganon. Tas ang ito pa, ang bibilis mag-reply sa Facebook ng mga yan, PLDT na yan. Pero hindi naman talaga tumutulong. Ay nako. Porket sa mga artista lang, nakakasar kayo mga discrimination yung ganyan eh. So on to the game ulit. Tignan natin. Then okay, maglo-lord daw kami. Sabi lord daw kami, sabi ni Jeng, ang aming Lancelot. Tignan natin kung magko-contest, pero hindi, sinure na natin. Guys, ang last din panakaw ng lord netong ano, passive ni Leo kasi critical, 'di ba? So yan. Mukhang nakaano na ako dito. Naka yung pampabilis ng attack speed. And optional build yun guys eh. Kung gusto nyo or hindi. Pero ako gusto ko kasi. The more the merrier. Yung mas mabilis mapatay eh. So dun, pinaprovoke ko para magano. Tapos yun na. Pili ko ito ng katapusan ng kalaban. Binarbiya lang ko na sa gitna. Uy, pumasok. Makulit. Natadyakan. Tapos yun na guys. Tapos na. Tapos na ang laban. Victory! Shoutout segment. So, shoutout kay Tiger Claw na ang squad ni Rex. And then, shoutout kay Dax Christian Barauel. And then shoutout kay Kian Lamogia, shoutout kay Sinogis Place, shoutout kay John Chris Miguel, Sam Joshua Manarin, Renz Andrew Hugo, Joseph Araza, Neil Bryan Imperial, Eroguo, Julia Amparo Dato, Ron TBE, EZT underscore 28, Joey San Hintayo, Christian Labasan, Ronnie Day 2-1, and then kay Terence Carlo. If gusto nyo pa makanood ng mga tips and tricks at the same time with highlight plays and mga WTF clips, just click on the subscribe button and then same with the notification bell and then punta nyo sa all para every upload nanonotified kayo at hindi nyo mamimiss ang mga latest uploads, okay? Thank you very much guys.